So what's up guys for today's video? Alam nyo ba yung ano, na-encounter nyo rin ba yung pag nag-on kayo ng aircon, pak! Tapos may maririnig kayo dito bandang ano, yung parang ano, simmer or sipol or parang singaw, parang shhh! Dyan sa bandang kung saan nakalagay yung evaporator yata tawag dun, or basta evaporator yata yun. Yun guys. Guys, na-discover ko na kung paano siya maayos. Sobrang, ayun. Eto guys, may papakita ako sa inyo kung ano yung mga nangyari. Ay, oo nga pala. Kaya ko pala to na-encounter, yung naririnig ko may singaw. Kasi, guys, nagpagawa ako ng aircon. Nagpa-cleaning ako. Tapos, nirecommend nung shop na kailangan daw palitan yung ganito, yung ganyan, yung filter. Kasi lilinisan natin, parang mababaliwala daw yung linis, baka daw barado na rin yung filter. May mga pinalitan na parts. So ngayon, after nyong maayos yun, biglang ang problema, pag inon ko yung aircon, may maririnig ako dito bandang part na to, na parang every time na naka-on yung compressor, parang nag-ano siya, parang may sumising, or gumagano'n, may naririnig ako. So ngayon, yun ano, parang chine ko yung mga pinalitan. So ito yung mga pinalitan sa akin. So guys, ito yung pinalitan sa akin. Ito yung original, which is meron siyang black dito sa taas. Meron siyang parang asfalto ba yun? Tapos ito yung replacement. Ayun, kung manonotice mo, sa angulo lang ha, sa angulo mukhang mas malaki to. Pero sa totoong buhay, mas malaki yung butas na to. Yan, yung butas na yan. Mas malaki yan compare dito. Nang onti lang naman, guys. Tapos, ayun, after namin ilagay ito, after namin ilagay yan, guys. Doon na nag-start na magsisisingaw. Yung nakakarinig ako na singaw na pagka naka-on yung compressor, naririnig ko sumisingaw. Tapos, yan yung, ito yung sinasabi kong block. Ito yung original. Yan. Yan yung original. Tapos ito yung replacement. Pero din so pareho. Kung mapapansin nyo, mas malaki yung original compared din sa fake. Ay, sa fake. Sa replacement. Original din so daw ito eh. Pero replacement lang ata. So yan. Ito guys lang yung pinalitan ko. Nawala na yung singaw. Nawala na yung ano. Pagka naka-on yung compressor. Alam ko sa mga car guys, lalo na sa mga maseselan, napaka-irritating ng tunog na yun. So, ayun guys. Ang recommended ko lang guys is lini, yun nga, ang sabi kasi niya sa akin, barado na daw, kaya kailangan palitan. Ayun, ito pa yung napansin ko, yung original, parang may pintuan. Kita nyo? Yan o, may pintuan. Ito yung replacement, o, tingnan nyo. Wala siyang ganun. Wala siya yung parang pintuan na, ayan o yung pintuan. Kita nyo? So, yun. Yun yung isa akin, guys, ha. Kumbaga, napansin ko lang ang difference niya, yung size nung mismong, ano, yung mismong item. Tapos, yung mga butas, mas malaki yung butas nito. So, ngayon, sinasabi niya na marumi na daw. So, ang ginawa ko, hindi ko siya kanya sinabi, nilinis ko to ng throttle cleaner, guys. Throttle cleaner. Itong butas na to, yan, nilinis ko ng throttle cleaner yan. At itong ito. So dito papasok lalabas sa dun sa kabila. So yan yung nilinis ko ng throttle cleaner. The reason behind kung bakit throttle cleaner yung ginamit ko kasi ang throttle cleaner guys, meron yang oil. Pag nag-spray ka, malilinis niya. Tapos naglilib siya ng lubrication. Wag na wag kayong gagamit ng carburetor cleaner para linisin to. Ito guys, hindi ko to nilinis kasi natatakot ako. Pero ito, nilinis ko. Tapos, ang nilinis ko pa is ito, yan. Magkabilang likod yun. So yun, after ko nilinis noon, yun. Carburetor cleaner yung ginamit ko. Ay, carburetor. Throttle cleaner ang ginamit ko, ha. Yung carburetor cleaner kasi, pag ginamit mo siya, wala siyang
hindi siya nag-iiwan ng lubrication or oil na onte to, you know, to para mag-move. Kasi guys, kaya yun yung ginamit ko. Kasi, ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko kasi, may moving parts kasi dyan pagka umiinit at pag lumalamig. So, para makagalaw siya, yun, may, para at least lubricated siya. So, yun guys, ito lang yung solusyon. Ibalik niyo yung original, linisin niyo lang kung kaya pa ako. Hindi na, bumili na lang kayo sa surplus. Tapos ihipan niyo, dapat may tatagos na hangin. Pag walang tumagos na hangin, sira na yun. Pero pag may tumagos na hangin, goods yun. Okay? Ayun guys, kaya siya nag-iingay. Napansin ko rin na yung tuwing activated yung aircon at umiikot yung compressor, mas hirap siya pag yung gamit namin ito. Hirap yung kotse pag ito yung gamit, yung pinalitan. Tapos nung binalik ko to, naging normal na, hindi na hirap yung engine. Kaya yun, kung kakapalit nyo pa lang, is ibalik nyo agad yung original. Huwag kayong gagamit ng ganito na replacement lang, putik. Sisirain na ito yung compressor mo kasi nga, since na yung nagpa-pump yung compressor, since hindi na siya maka-pump ng maayos, nasisira yung mga pump sa loob, yung mga rubber doon, yung mga kung ano man yung tools para maka-pump siya, nasisira kasi nga hirap. Yun nga, maliit kasi yung butas. Kaya nagkakaroon siya ng sounds na kumaganoon. So ayun guys, yun lang yung solution ko na ano, na matutulong sa iyo sa mga naiirita na nakakatunog ng sounds or anything na weird sound every time na activated yung compressor. So ayun guys, sana nakatulong ako kahit papaano, and again, thanks for watching and see you on my next videos guys.